Uy, di ba sabi nila wala nga raw tapon sa isdang tuna. So bukod sa masasarap na putahe na pwede iluto, yung bituka nito pwede palang gawing bagoong. Sabi sa inyo, walang tapon eh. Yan ang ating titikman ngayong umaga at kung paano ito gawin, alamin po natin. Tinaguri ang tuna capital of the Philippines, ang General Santos City sa probinsya ng South Cotabato. Ang lungsod ng GenSan ang pinakamalaking producer ng sashimi-grade tuna sa bansa. Pumapangalawa rin ang lungsod sa may pinakamaraming huli ng isda kada araw sa buong bansa na umaabot ng 750 tons. May tatlong klase ng tuna na matatagpuan sa GenSan Fish Port, Class A, B at C. Class A ang pinakamaganda at export quality na tuna. Kadalasan ulo at buntot ang tinatanggal dito bago ipadala sa USA. Class B ang binibili ng local buyers. Ipinoprocess ito sa mga planta para makuha ng prime cuts. Class C naman ang tinatawag na local tuna at sinasabing pinakamurang klase. Para malaman kung anong klase ang tuna, meron silang tinatawag na classifier na siyang nag-check ng mga tuna sa fish port. Tinutusok nila ang bandang buntot ng tuna para makuha at makita ang laman nito at matukoy kung anong klase ito. Dahil sa angking sarap at kalidad ng mga tuna sa GenSan, walang tapon dito kaya ang mga bituka ng tuna, ginagawa na rin bagoong. Ang tuna bagoong na sikat sa GenSan, orihinal na nagmula sa Coronadal City. Tinatawag itong dayok ng mga lokal na ang ibig sabihin ay binurong isda. Isang gawaan ng tuna bagoong sa Coronadal City ang aming dinayo para kilalanin at tikman ang sarap nito. Ang kaibahan po ng dayok at saka itong bagoong, ito po, mas masarap po ito kaysa bagoong na isda. Malinamnam po ito at saka parang juicy kagatin. Pero paano nga ba ginagawa ang tuna bagoong ng GenSan? Gilingin ang nilinis na bituka ng tuna. Ang giniling na bituka ng tuna, ibabad sa sukang may sili at galanggal o luya ng 10 to 15 minutes. Matapos ibabad, pwede nang isalin sa bote. Ready na ang tuna bagoong o dayok. Ang dayok karaniwang ginagamit na panimpla sa mga ulam at sausawan ng ilihaw, saging na saba at mga nilagang gulay. Ang lasa nito nag-aagaw na maalat, maanghang at maasim. It's a unanimous decision mga kapuso. Inside and out, wagi ang sarap ng tuna.